Good evening po sa inyong lahat. Gusto ko po sa inyong i-demonstrate kung paano gamitin itong klaseng lampara. Okay? Ito ay isang klase ng kerosene lamp na pinapump. Okay? So kadalasan, or karaniwan, tinatawag ng ating mga nakatatanda ito na Petromax o kaya Coleman. Okay? So, ito isang uri ng classic na lamp. Madalas, nakikita lang natin ito sa probinsya. Okay? O kaya, sa mga mangingisda, nakikita natin ito. Gawa ng itong gaytong klaseng lamp, o Petromax, I would say, ay napakaliwanag. Okay? Daig pa niya yung isang 100 watts na ilaw sa liwanag nito, no? So, ngayon, ang gagawin natin, tuturuan ko kayo paano pagganahin ito. Pero ang isang naiba na gagawin natin na imbis na kerosene o gaas ang ilalagay natin, ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng used cooking oil. Okay? So bakit used cooking oil? Kasi alam naman natin pag sabing used cooking oil, usually ito ay patapon na. O kaya may iba mga binibili, so hindi ko alam kung saan nila ginagamit. Sabi nila ginagawa raw kandila, yung iba sabi ay ginagawang hinahalo sa kaning baboy. Pero minsan narinig-rinig ko, nire-recycle ulit na para maging cooking oil. Okay, so hindi naman siguro kaaya-aya yun, no? So mainam na ang gawin natin siyang fuel. Kagaya ng mga previous video ko na ginawa ko, na yung used cooking oil, ginamit ko rin sa pangluto. Okay? Dito. Yan, sa pangluto. Ito, kerosene type stove ito. Pero, ang ginagamit ko dyan ay used cooking oil. Pang-araw-araw namin yung ginagamit. So, lalo na ngayon, napakataas ng presyo ng LPG. So, ito ang alternative namin. Okay? So, balik tayo rito. So, ngayon kung matatanong ninyo, meron pa bang nabibili nito? Kasi sabi nga natin classic ito. Okay? Meron pa. In fact, ito nakakabili ko lang. Dumating nung isang araw at excited na testingin. Ang brand nito ay hindi na Petromax o Coleman. Ang brand nito ay si Anchor, made in China. Okay? Si Anchor. Made in China. So, nabili ko siya sa Lazada. Okay? For around 1,800 pesos. Tapos plus shipping, mga 130. So, around 2 days, dumating na kagad siya. Napakabilis. Ibig sabihin, locally available lang siya rito. So, maganda namin pagkakapak, bubble wrap. So, wala siyang damage. So, ginamit ko na rin siya nung dumating ito. In-attempt ko na pagganahin ang used cooking oil ito. So, maraming attempt akong ginawa para malaman kung ano yung maganda na proseso or tamang procedure para paano natin magamit ito successfully. Gamit ay used cooking oil. Alam naman natin na very challenging na magpapoy ng used cooking oil. Gawa ng masyado siya malapot, not unlike ng kerosene or ng diesel, mabilis siya mapaningas. Pero ang used cooking oil, it requires patience, it requires practice, okay, para mapagana natin ito. Katulad rin nung itong kalan na to. So, kapag gaas yung gagamitin natin to or diesel, madali lang yan. Pero pag used cooking oil, so kailangan natin ng practice dyan. So, ganun din dito. So, para ma-familiarize tayo ito sa lampara na ito, so, tuturo ko muna yung mga parts nito. Okay? So, ito, meron tayo ditong gauge. Diyan natin nalalaman kung yung presyo na pag-pump natin dito ay kulang or sobra or nararapat lang. May pressure gauge yan. Ito rin yung release valve ng hangin. Okay. Para kung sumobra or papatay na natin itong lampara, ito yung release valve. Dito rin natin inilalagay yung fuel. Okay. Sa case natin, used cooking oil ang gagamitin natin.
May gasket ito, no? So, huwag natin kakaligtaan na may gasket yan. Madalas kasi kapag nilalapag natin yan, magre-refuel tayo o magre-refill, ibabalik natin to, minsan ito nalalaglag. So, titignan natin yan maigi para hindi natin makakaligtaan. So, ang susunod ay yung tinatawag natin na control valve. Kung saan, dito natin kinokontrol yung ilaw, yung pagpasok ng fuel dito sa tubo na ito papunta doon sa itaas sa nozzle. Okay, may nozzle dyan sa loob. Actually, binuksan ko na itong tubo na yan. Okay, so akala ko ito ay parang control valve na lalakas, hihina. Sabi ko, bakit ganun? Okay, 360 degrees siya umiikot at walang, hindi humihinto, no? So yun pala, nung binuksan ko ito is meron siyang ceramic shafting sa loob. Nasa dulong-dulo, merong manipis na karayom, barang karayom, na siya yung humaharang dun sa nozzle, sa butas ng nozzle dito. Okay? So, sa butas ng nozzle, siya yung nagsasara at nagbubukas ng fuel line. So, basically, ito is on-off. On-off. Pero merong tamang timpla para partially open siya. Okay? Pero ang hirap, medyo mahirap tansyahin. Okay, so practice, tsaka depende siguro sa ano natin, characteristics nung ano natin, nung lampara. Okay, basta base sa pagkakaintindi ko, on off ito. Okay, so yun. Kapag ka nagpiniprepare ko or pinipreheat ko siya, so base sa experience ko, so sa unang araw ko na ginamit ito is hanggat maaari ito binubuksan ko. Okay. Ibabalik ko na lang siya kapag gumagana siya, fully functional na. Bakit ko siya gustong makita? Dahil dito. Okay. Kung makikita ninyo, ang dami niyang mantikang tulo. Dahil yung mga first few attempts ko, so hindi ko napapansin or hindi ako familiar kasi since first time ko lang nagkaroon nito, is hindi ako familiar sa parts ko. Ngayon ko lang ina-explore. Okay? So, sa pag-explore ko, ito palang pinaka nozzle or nipple sa tawag nila. Okay? So, dito sa nozzle na yan, meron siyang barrel na naka-U. O kaya U-tube. Barrel. So, yung gas, yung fuel na in gas form or gasified form, dito siya dadaan. Okay? Kasama nung hangin na papasok, yung air intake. Air intake, tsaka fuel intake dito. So, siguro mga 1/4 inch tube yan. Yan. Okay? So, pababa na yan dito, hanggang dito sa gasa. O yung tatawag natin na mantle. Sabi nila, mahirap hanapin yung mantle. Hindi ko pa na-try i-search sa Lazada, pero next time, kasi since nung bumili ko, may apat na mantel na kasama, so hindi ko pa na-try na maghanap, pero maybe maghahanap ako siya either Shopee or Lazada. Ang tawag dyan mantel, okay, mantel or lamp mantel. Okay, so dito sa itaas, papansin nyo may parang screw or flat screw dito. Okay, yan, flat screw. So nung in-inspect ko yan, butterfly siya, butterfly sa loob. So parang rectangle na yero na kapag ka vertical siya, so ganyan ang itsura niya. So kapag ka naka horizontal yung screw, naka ganun siya. So hanggat maaari, bago natin i-operate ito, so yung unang attempt ko, hindi ko napansin na naka horizontal siya. Kaya siguro naipon yung mga mantika dyan. Hindi dumediretso yung mantika sa loob. At saka syempre, mga unang attempt ko, kaya gusto ko lagi nakabukas to pagka nag-operate. Dito ko sisilipin kung habang nagpe-preheat ako, dapat gas form ang papasok dito. Hindi liquid. Kasi kapag liquid yan, hindi liliwanag ito, yung mantel, kakalat dito yung liquid na mantika. Medyo delikado yun, syempre, kasi nakakapaso yun kapag tumulo yun dito sa baba or nahawakan natin. Mainit yun. Okay? So, nga pala, kapag magte-testing kayo, ingat po tayo dahil halos lahat ng parte dito mainit kapag ginagamit natin ito.
In fact, ngayon naka ano ako ngayon, naka protective eyewear for testing purposes para in case na may mangyari, syempre kahit paano protektado tayo. Okay? So ingat lang dahil lahat halos lahat ng patay lalo dito sa ibabaw, mainit, masyadong mainit 'yan. Okay? Na pag ginawa ka natin, tiyak na mapapaso tayo. So yun, sige, subukan na natin pagganahin. Siyempre, bago natin pagganahin, lalagay muna natin siya ng fuel. So, sa case natin, ang fuel natin ay used cooking oil. So ito siya, filtered na siya, filtered ng used cooking oil. So, the way na pinifilter kang used cooking oil, kunwari meron akong nahingi. So, patitiningin ko yan ng mga 1 week para yung mga latak iilalim siya, tsaka yung water content iilalim. Kasi alam naman natin yung tubig, hihiwalay yan in due time, bababa yan. Para pag sinali natin siya sa ibang container, pag ipifilter natin, madaling mahiwalay, hindi natin isasama yung mga nasa ilalim. So ililipat ko ito sa isang container na mayroong imbudo or funnel na andun yung filter. Okay? So anong filter ang ginagamit ko? So yung pinaka popular sa lahat, face mask. Syempre mura lang yon at pwede mong reusable pa rin. Hanggat may tumutulo pa rin na mantika dun sa filter na yun, sa face mask na yun, nagagamit mo pa rin siya. Okay? So once na filter mo na siya, ang gamit ay funnel at saka face mask sa kabilang container, mga ilang araw pa rin isa-settle ko siya dahil kahit papaano may makikita pa rin kayong latak. Ayaw natin yung latak na yan kasi pag yan sumama sa fuel line at nasunog, yan yung bumabara. Okay, ang gusto natin itong purong mantika. Okay? So, nung binili ko ito, may kasama siyang funnel. Yung funnel, mayroon na rin siyang strainer. Pero, gayon pa man, kahit may strainer yan, i-filter pa rin ninyo prior na ililipat ninyo yung mantika. So, yung mantika na gagamitin nyo, filtered na talaga. So, capacity ito, 1 liter. Pero, for our test purposes, siguro mga 1/4 to 1/2 liter lang gagamitin natin. Daan-daan lang gawa na meron na siyang strainer. So, matagal bumaba yung mantika. Pero kung gas yan or diesel, mabilis lang yan kasi malabnaw lang yung mga yan. Ito medyo malapot. Diyan siguro konti pa. Okay, siguro mga 1/4 ito. Okay, so isasal natin. So make sure yung gasket andyan pa rin, no? Bago natin siya lagyan ng alcohol, ipa-focus lang natin na dito sa loob ng lampara, meron siyang pinaka-pan. Diyan ilalagay yung alcohol. Pero sa kaso ng used cooking oil, dahil matagal siyang painitin, so nilalagyan ko siya ng bulak muna bago ko lagyan ng alcohol. Para mas maraming alcohol na mag-absorb. So, mas maraming alcohol, ibig sabihin, mas maraming fuel para ma-preheat siya. Okay, focus lang. So, gagamit ako ng at least isa lang. Isa. At least isa na cotton ball. Okay. Mayroon ditong butas, malaking butas, para maipasok natin yung cotton ball. Diyan din natin mamaya ipapasok yung denatured alcohol. Denatured lang gagamitin natin, huwag grabing alcohol or isopropyl kasi
Yung mga yun, may mga tubig yun eh. Hindi pwede yun. Okay. So, magmo-moist at hindi rin iinit yung ano, yung mantika natin. May water content siya. Gumamit ako ng tingting para maipwesto ko yung ano, yung bulak dun sa may pan. Pepesto ko siya doon. Okay. Kapag naipwesto ko na siya, so, meron ding kasama siya na alcohol container. Okay, wala siyang takip. Kaya, tatansyay na lang natin kung ilang level ng alcohol ang ilalagay natin. So, usually may separate akong container na dyan ilalagay alcohol. Dahil ito walang takip, so, kapag may sumobra dyan, ilipat natin ulit kasi sayang mag-evaporate yan eh. Tapos, hahabaan natin itong pinaka, yan, pinaka ano niya, yan yung ipapasok natin sa butas dito sa loob ng lamp. Okay? So, ingatan natin na huwag mag-overflow kasi delikado rin kapag nag-overflow, aapoy yung ilalim eh. Oops. Okay na siguro yan. So, after nyan, gagamit tayo ng bago natin sindihan. So, kailangan nakasara ito. So, kapag ka nakasara, ibig sabihin, may araw ito eh. Pag nakasara, nasa 12 o'clock siya. May araw yan, 12 o'clock position, nakasara. Kapag ka naka 6 o'clock position, or nasa baba yung araw, dyan nakabukas o nakababa yung pinakaharang dito sa ano, dito sa nozzle. Okay? So, pag papainitin natin, dapat nakasara siya. Okay? Tapos ito, isasara na natin to. Sasara na natin. Pero hindi mo natin siya ipapump. Okay? Hayaan natin siya uminit ng mga ilang minuto. Okay? So, sa inyo, kapag ka mga first few attempt, natural na may makikita kayong mga mantika dyan. And syempre, so, una mga ilang beses na try, ganyan na mangyayari din sa inyo. Katulad ng ginagawa na nangyari sa akin. Okay? Pero kapag nasanay na tayo, so, naiwasan na natin yung mantika na yan, na mag-spill. Kasi napagana natin siya na mainit yung mantika. So, ngayon, ulitin ko. Maya-maya, obserban ko yung nozzle dyan. Na dapat, kapag binuksan ko na tong bulb na to, dapat gas form ang lalabas dyan. Hindi liquid. Kasi pag liquid, ibig sabihin, hindi natin mapapailaw yung gasa na yan. Kasi hindi aapoy ang liquid na mantika. Tsaka ang mangyayari nun, mausok yung mantika, yung apoy kapag liquid yung mantika. So, dapat gas ang lalabas dyan. Gas. Okay. May kita naman yung puting gas ang papasok dito sa tube na yan eh. Okay. So, yun yung purpose kung ba't binuksan ko yan. Okay. So, after mga, yan, ilang minutes. So, may mga pagkakataon kapag humihina yung apoy, pwede pa rin yung dagdagan ng ano, ng alcohol. Okay? Dahan-dahan lang tayo, kapag nagdagdag tayo ng alcohol, gamit kayo ng basa-basa. Kasi minsan mayroong alcohol pa natitira dyan, ayaw natin gumapang yun sa kamay natin, medyo delikado. So, dadagdagan natin. Okay. Pansin nyo, although hindi nakita sa camera, may konting apoy yan, mamamatay din siya. So, yun. So ngayon, nakasara na to, nakasara pa rin yan. Dito sa likod, nandito sa likod yung pump na. Siguro mga limang pump. Hanggang mga sampu. Okay. So,
Para malaman natin kung walang tagas or may pressure, bubuksan natin ng kaunti tapos ipapamplit natin para lang masabi natin na yung gumagana yung pump. Okay? Now, so ang susunod nyan, tatry natin ito, bubuksan na paunti-unti. So dito titingnan natin kung gas o liquid ang lalabas yan. Okay, wala pang lumalabas. Ibig sabihin wala pa siyang pressure. So may konting gas na lumalabas pero konti yan, hindi yan sapat para umapoy ang mantel or magningas yung mantel. So atay tayo. Wala pa rin. Pero kung papansin nyo, medyo lumiwanag na, no? Yan, lumiliwanag ng konti. So, pampa rin tayo ng konti. Try natin. Okay. May nariringin ako ng konting sirip, pero okay. Hindi pa rin. So, medyo humihina na yung apoy. Nalaglagan pa rin natin alcohol. Huwag nating hayaan na umatay yung apoy habang nagpapainit. So, okay. Medyo okay pa rin siya. Hindi liquid yung lumalabas. Gas pa rin. So, try natin bondahin. Pagbigyan natin ng pressure. Ang sinya, medyo lumiliwanag na siya. Pero kulang pa rin yan. Kulang pa rin. Kulang pa rin sa pump at saka sa init. So napapansin niyo dito na normal lang yan na may lumalabas yan na usok. Kasi hindi siya itong bag na to, kahit naka 12 o'clock position, hindi siya totally nasarado. Kasi parang may needle lang yan sa nozzle na nakabara. So kung papansin natin na medyo marami ng itim yan, so hindi completely close yung valve. Kasi humaharang dyan yung mga solidified na oil. Pero kapag nakita tayo ng ganyang oil, na gas, ibig sabihin medyo mainit na yan. Okay? So, pwede natin itong buksan. Okay. Tingnan natin kung mabubuksan natin. Yun. Okay? Pagka nabuksan natin, pansinin nyo, medyo nagpa-fluctuate pa yung apoy niya. So, sarado ulit natin yan. Ibig sabihin, hindi pa ganun siya kainit, no? Okay? Kasi hindi pa tuloy-tuloy yung ano niya, eh. Yung liwanag. So, normal lang yan. Umuusok sa ibabaw. Kung mapakikita nyo, no? Normal lang yan. Kasi ibig sabihin, may konting gas pa siya na tumatakas. Hindi completely sarado ito. Okay? So, pump tayo. So, lumilit yung apoy. So, dagdagan pa natin ng konti. Para mainit na mainit yung ating ano. Okay. So, subukan natin ulit. Okay. Hindi pa rin. May nakita ko na ano eh. Tumutulong mantika eh. So, hindi pa siya ganun kainit.
Well, at least dun sa apoy. Pero mainit na mainit yan. Huwag nating hawakan. Minsan, kapag ka liquid yung lumalabas dyan, kailangan nating kumbaga ilusin yung pressure. Kasi baka sobrang dami ng liquid na pumapasok eh. Kaya siguro na prepare siya. Ayan. Okay. Kapag ka ganyan, tsaka natin, oops, unti-unti ipapump. Okay. May liquid ako na napapansin. Kaya ibig sabihin nun, hindi pa siya pure gas. So pagka ganon, nagkataon yun, tanggalin natin yung pressure. Okay, para uminit ulit yung tube. Pero, kailangan natin dagdagan siya ng alcohol. Kailangan natin dagdagan ng alcohol. Kasi humihina na yung pagpareheat natin. Okay. Sarad ulit natin to. Pump natin ulit. Okay. Kunting pump lang. Buksan. Okay. Ang napansin ko lang sa, yan, medyo okay na siya, no? Ang napansin ko lang sa kapag ka fuel natin ay cooking oil, hindi siya kasing liwanag ng kerosene or diesel. Kasi syempre, kinokontrol natin yung pasok ng fuel kasi pag sumobra siya, katulad yan, nagpa-fluctuate, ano? Ibig sabihin, meron pa rin siyang liquid form na fuel. So, ayaw natin niya kasi kakalat yan dito. Hindi maganda. Okay. So, pagka ganyan, napapansin ko meron pa siyang tumitilamsik. Medyo delikado yon. Okay. So, kaya natin uminit pa. Ayan, sabi ko sa inyo kasi kanina, nabanggit ko na ito, isang gamitan lang to, pagka tayo baguhan. Okay, subukan na natin. Yun. Medyo, nagpa-fluctuate pa rin siya. Sa una talaga, kailangan ng practice yan. So, nagpa-fluctuate pa rin yan. Pero kalaunan, pag sobrang init na yan, okay, pantay na yan or ano na yan, stable. Tapos lagi itong titingnan natin, so, dapat ganyan siya, gas form. Wala tayong nakikita na liquid. Kapag may nakita yung liquid, hinaan ka agad ninyo yung pressure. Ito, luluwangan nyo ka agad to. Kasi iwasan natin na may kumalat dyan na mantika dito. Okay, iwasan natin yan. Kundi tutulo yan eh. Very messy. So, ito na mo, tingnan natin, no? May mga iba dito na mga few attempts merong mantika na kumakalat kasi nga sinusubukan natin siya na pagganahin kanina pero meron tumitilamsik na mantika pa dyan. Okay, pero ngayon medyo stable na siya, gas form, ayun o, gas form. Okay,
Hindi natin maiwasan na may apoy yan. Okay? So, pero mas maganda sana kung walang apoy yan. Mas maliwanag yan, ano? So, dahil mantika nga siya, so medyo challenging kapag ka nagpa-apoy tayo. Okay? So, papatayin ko yung flash ko. Okay. Yan ang itsura niya ngayon. Okay? Pagkaganyan, pamparin natin siya konti-unti. Tignan natin kung liliwanag pa siya. So, pagkatapos niyan, kung stable ng ilaw, pwede natin ibalik itong takip. Okay. So, gamit tayong basahan kasi alam natin mainit itong ibabaw. Okay. Ayan na siya. Okay. Sa unang attempt, talagang medyo challenging yan. Pero kapag nasanay tayo, so, ano na yan, madali na natin mapainit yan at mapailaw.